Ang cute, pero hu. Guys, we need to understand na may health risk ang overweight and obese na pusa. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Bilang overweight, alam ko ang danger nito at epekto sa kalusugan. Relate much ako sa usapang tumataas ang blood pressure and sugar, neuropathy and arthritis. Alam nyo bang maaari ding ma-experience ng mga pusa to? Unfortunately, hindi sila nakakapagsalita. Hindi natin alam yung nararamdaman nila. Kaya kung afford naman, it is wise to consult your vet. Ganun pa man, as responsible cat owners, kahit hindi dalhin sa vet, pwede natin ma-observe if they are healthy and happy. Ang una natin ma-check, and I think yung pinaka-obvious, is yung body condition. By just looking, pwede natin malaman kung nasa ideal weight sila. Body condition score. Ito ang body condition score na nakita ko from Battersea website in UK. Based sa table na to, kapag madali mo makapa, nakikita yung ribs, spine, and pelvis ng pusa at konti ang fats, nasa category itong thin or payat. At nasa body condition score between 1 to 4. Ang ideal body ng isang pusa is kapag nakakapa mo ang ribs and spine. May slight na fat pero hindi sobra. May konting fat sa chan. And kung titingnan mo sa top view, may shape ang waist and abdomen nila. Ito ay may body condition score na 5. Kapag hindi mo na masyadong nakakapa yung ribs and spine, makapal yung fats, and walang shape ang waist, nasa body condition score siya from 6 to 9, which is nasa kategoryang fat. Ito na yung mga cats na overweight and obese. Why we should be concerned? Malaking issue ang obesity sa panahon natin ngayon. Ito ay dahil sa lifestyle and food choices. It is considered a disease by the American Medical Association. Hindi lang ito laganap sa mga tao, kundi pati na sa ating mga alagang pusa. According to Dr. Brad Hinsberger in Kingsdale Animal Hospital, obesity in cats has been linked to various health problems such as heart disease, diabetes, arthritis, kidney disease, and reduced life expectancy. Patalastas at munting paalala. Hello cat lovers, I hope you can help me grow my channel. I would really appreciate if you can click like and subscribe, and if you find this video helpful, I would appreciate if you can share this to your family and friends. And malaking bagay po sa akin and my cats if you can also support our TikTok shop. Thank you! Obesity in cats. Makakapagbigay ng magandang recommendations ang mga vets about the proper diet ng mga cats, and this can include kung anong pagkain, gaano kadami, and tuwing kailan magpapakain. Based on PetMD.com, pwede mag-suggest ang vet na 1. Calorie-restricted foods. Ito ay pagbabawas ng calories sa pagkain. Generally, nire-recommend ang low-carbohydrate and low-fat diets with higher protein and insoluble fiber. 2. Dry versus canned diet. Maaring isuggest ng vet na i-switch from feeding dry cat food to canned diet or wet cat food. 3. Prescription veterinary diets. Ito ay controlled diet para mag-burn ng fat for energy instead of glucose from carbohydrates. Dito papasok ang keto diet sa mga pusa. Prevention, quantity, and frequency. Prevention is really better than cure, and moderation is the key sa lahat ng bagay. Kaya pagdating sa food, it is really recommended na mag-follow ng feeding schedule at huwag i-overfeed ang ating mga pusa. Gaano ba kadami ang dapat ipakain sa mga pusa? Iba-iba po ang opinion ng mga cat owners dito, but if we will check with vets, maraming factors ang pwedeng tingnan dito, and they can suggest kung ilang calories ang kailangan nila. Pero according to PreventiveVet.com, as a general average, if you're feeding a commercially produced high-quality dry food with a quality protein source, then an indoor cat would be fed about 1/3 to 1/2 cup of food per day. This amount of quality food is approximately between 167 to 250 calories. In short po, up to 1/2 cup of dry cat food ang pwedeng ibigay sa isang araw para sa isang indoor cat. For wet cat food naman, pwede mo ibase sa label. As a general rule, may binigay ang Zoo Plus, pero this is subject to adjustments, depende sa personal na pangangailangan ng mga pusa. Base sa table na to, kapag ang pusa ay nasa 3 to 4 kilograms, yung daily wet food niya is 210 to 260 grams. So, kung ibabase natin dito sa table, kapag Pets Apreal Meat Delish ang pinapakain mo, which has 85 grams per pouch, you can give 3 pouch per day sa isang cat. Kapag inka naman, for example, itong Feline Gourmet na may 400 grams content, more than half ng can ang pwedeng ibigay sa isang cat. Ilang beses ba dapat pinapakain ang pusa? Debatable po ito. Iba-iba kasi ang opinion ng mga tao. May nagsasabi na 2 beses.
Meron naman nagsasabi na 3 beses pinapakain sa isang araw. According to Dr. Francis Calves ng American College of Veterinary Nutrition and James Law Professor Emeritus of Nutrition at Cornell University College of Veterinary Medicine, growing kittens up to 6 months of age may require 3 meals a day. From age 6 months to maturity, most cats will do well when fed 2 times a day. Once cats reach adulthood, once a day feeding is fine as long as they are healthy and have no disease problems, suggesting a reason to feed differently. Pivia! Outdoor cats can hunt 20 times a day and eat 7 meals depending on what they catch. Each one is about the size of a mouse. In fact, their stomachs are only as big as a ping pong ball. Oo nga naman, ang liit lang talaga ng tiyan nila, tapos ang dami natin binibigay na food. Hanggang dito na lang muna guys, hoping for a happy, healthy pets for 2024 and onwards. Thank you for watching!